Kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nagiging tapat
sesuai sebenarnya Tuhan. Meraminya ang mamatay sa kanila, katakot-takot maghirap ang binanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y ningapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagkaapoy ang galing ko sa tuwing kong mamamalas, yung mga masasamang lumalabas sa iyong batas. Silang mga masasama, kahit ako ay gabusin, ang bigay ng mga utos ay di ko rin bibigutin. Sa sino mga naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susunod. Iyan mga masasamay hindi na tiyak na di maligtas dahil sa pautosan hindi nila ginaganap. Nagkaramdam ako labis kapag aking namamasdan yung mga taong nagsil na laban sa pautosan. Aleluya, aleluya, sinabi ni Jesus Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang mga Panginoon. Sumayin. Ang unig balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho at ng isang malaking kulang na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos ng maraming ito ng nagdaraan ng maraming tao. Itinanong niya kung ano ang nangyari. Nagdaraan si Jesus na taga-Nazaret sa akin. At si Jesus ikaw, Jesus sa namin David, mahabang kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa una at palintalong pa niya ang nilakasan ng sibaw. Anak ni David, mahabang kayo sa akin. Kaya tumingin siya sa Diyos sa matalim sa kanya ang ulam. Hinahabang niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mo gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko sana manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. Ang sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong panumbalik. Nung di nakakita siya sa tulad kay Jesus, at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, sila na sa harapan ng mga
salita na nakinig na pa. Hindi ko makain ng anumang pagkain marunig. Tawagin ko natin na pinagbabawal sa mga audio. So, sa iba medyo ay nakita naman natin ang isang pag-aano. Pero maliwanag na kung saan ay nakilala niya na dumarami sa Jesus. At hindi lang basta sa Jesus, ngunit ang mananalo, ang inihintay na nagpapagligtas ng bayang Israel, ang Mesiyas. Kaya, hindi dapat natin gawin. Kaya parang sabi sa akin, huwag kang magmumura. Bakit? Yung pagmumura.
sa iyong kapwa. You would like to be paid. Bayar pa din. O yung maaaring physically and maaaring intentionally. May intention ka lang. Kaya nga kung isa na kapag-salita, sa atin hindi. Do not harm. Kung maaari, hindi mo gagawa ng masama. Nung ulo mong department, medyo binibiri ng pagpapahalaga ay pagkain. Ipaparin tayo mga kapatid ngayon na ang kanilang binibigyan nilang pananampalataya ay pagkain. Pero kung makikita ko lang yung sulong mong department, ito suwala ko ba yun na to distinguish yung from other predator. Pero hindi lang po yun. Isa po yun sa distinguish yung factor natin bilang mga Christian Katoliko. Pero, non-violence. We do not subscribe to any violent act. Gusto mo na ikaw ay masaktan ng bayon ay punitin ako. Kasi para hindi ka na maintik ng mas masama pa gawain. Ano ba ang makita ko natin? Kapag ikaw ay inutusan ng manlubig na pasanin mo yung kanyang patay sa loob ng isang kilometro, ano gawin? Pasanin mo ng dalawang kilometro. Umaharap bakit may iwasan ang violent confrontation. Bago ang pag-iwas ng usap ay dapat na maging bagay na yung sinasabi mo lumang susuklihan mo siya na isang pagkilos na magpapahayag ng pagmamahal sa kapwa. Bahagi mo na makita ko natin. Kaya bilang bahagi mo lubos natin yung mga kawaan na ito yung uri ng pamamaraan ng buhay na nais na kaiwagin sa atin. Kutusin ko, napakahirap. Napakahirap na mabigyan ng pag-asama ng buhay na ikaw ay maging non-balanced on the face of a violent world. Pero yung pamamaraan ng buhay na kung saan ay itinuturo sa atin na aming pananampalataya.
ay baka dapat na siya sa akin. Hindi pinapangamot ko ni Jesus. Pero this body will stop. Hindi na magkakaroon ng change of reaction. Kasi kapag ipinangayaw ko, kaya ako makita natin ako sa ating simbolo ng ating pananampalataya, which is the cross, is nababaraan ng isang violating pag-ilos na hindi sumasampalataya kay Jesus. Pero, siya bagay ng palabas ng malakas na atin, pinagpapakay niya ba yung mga nagpahirap sa kanya? Di nag-isip ba si Jesus na sana mapakay na kayo? Di hindi nag-isip si Jesus na bahala mo sa iyo ang Diyos? Hindi sinabi ni Jesus yun. Anong sabi ni Jesus? Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila. So, bahagi yung pag-ilos ng pusa ay may tulog namin sa labad ng may kapal. Na ang mga violenting pangyayari na makalita namin sa daigdig na ito ay matigil. Kasi, maliwanag mo, hindi ito yung pamamaraan na ipinamamanik sa akin ng ating Panginoon sa Kristo. At sino magtuturo sa kanila? Tayo mga Katoliko. Bakit? Kasi yun ang turo ni Jesus. Yan ang turo ni Jesus. Anak, bayo, bayo, layo. You would not expect na yan ay may tuturo ng ISIS. No. Why? Because they subscribe to violence as a solution. Pero tayo, we do not. But do we subscribe? Love. And not violence. Kaya yun yung pinagaling namin sa mga Lord. Makita natin na lumalakad ang Diyos sa pinagaling natin. Ano ba yung bahagi o nakumusala yung may iba? At isa ko ako para makita natin yan o. Anak, bayan, layo.
Ang aming tutuloy ng buhos
Sige ba ka ba tao ng mga kasalanan? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng buong pagkabuhay ng mga dapat niyari namin sa iyo. Ang tinamay na nagbibigay ng buhay at ang pari sa mga araw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng kami sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo yung simbahan na tanong sa buong dekdik at kusimulan sa pag-ibig kaysa ng Francis ng Binaventura at ang tanang kapalitan. Palalaanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asang sila yung muling mabuhay. Kaya hindi na lahat ng mga kumana. Kawaran siya at tuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaran mo itapanin ng mga lahat ng kasayo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mga nangyari-ngarihan nila ng Diyos. Kaysa ang mga gusto at lahat ng pamaralan ng buhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo. Mahal pag-iwang nawa namin ang magpuhuli sa kaalanan mo. So, magiging nila namin na aming Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, masabi na sa kanya lahat ang pananampalataya sa iyo. Diyos sa pangangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa. Panginoon, sa iyo sinabi mo sa iyo mga gusto ng kapayapaan ng iyo sa iyo, ang aking